Nahihirapan ka ba sa paggawa ng magandang thumbnail? So ngayon, tuturuan kita. Let's go! Ito nga pala guys yung gagamitin nating app sa Play Store. I-download nyo lang itong Ultimate Thumbnail. Okay? Then i-open natin yung app guys. Ito yung una nating makikita sa app. I-click nga lang natin itong create guys. Then merong ads dyang lalabas, so pindutin nyo lang yung close. Every time nga guys na may lumabas na ads, close lang natin. Pero minsan lang naman yung ads na yan guys. And then dito guys, piliin lang natin dito is yung 16:9. Okay, para mag-fit siya sa ating YouTube. Kasi yun yung saktong size para sa thumbnail. Tapos guys, ito yung lalabas dyan. So may mga ready na dyan na background. So ang gagawin natin guys, hindi tayo dyan pipili. Pero kayo guys, kung gusto nyo dyan, pumili ng background. Kayo, kung anong choice nyo. So pwede naman kayo mag-picture ng panibagong background or pili lang kayo sa gallery. So in my case, pipili ako sa gallery ko kasi may mga ready na ako dong background. So pipiliin ko nga ito. And then, dito na tayo guys. Ito na yung napili kong background. Black na may kulay white na outline. Then, ang gagawin natin dito guys. Maglalagay ako dito na picture ko. Yung gagawin nga nating thumbnail guys is about sa tutorial na to. So, lalagay ko is best app for Android. Tapos guys, pindutin lang natin tong image sa may baba. So kasi magdadagdag ako ng picture na papatong ko. Kaya image yung gagawin ko. Yung pipindutin ko. Okay? And then pumili lang ako sa gallery nung lalagay kong picture. Kaya kung anong gusto nyong ilagay or may dinownload kayo sa Google, pwede nyo siyang ilagay doon sa thumbnail. Okay? Tapos iyan yung apat na tools. Meron dyang delete. Alam nyo naman yung mga sign nun. Tapos itong isa ay flip. Pwede nyo siyang baliktarin yung picture. Then, yung isa is pagpapalaki. Pagpapaliit. Then, yung isa naman is pag-rotate. Okay? Ayun lang guys. Madali lang naman siyang gamitin. Explore nyo na lang guys. Kayang-kaya nyo naman yan. Basic na basic lang naman yan. Then, ang next natin ay i-resize ko lang guys, ayon sa gusto ko kung saan tayo masaya. Okay, resize ko lang siya. Dali lang naman yan guys, gamitin nyo lang yung nasa may bandang baba sa may right side, yung dalawang arrow. Okay, tapos ang gagawin ko, magdadagdag ako ng picture. So maalam na naman tayo magdagdag ng picture, yung image lang doon sa baba. Ang dagdagan natin ng kahit anong gusto nyo picture. So sa lagay ko, lalagay ko ay ito. Ito yung napili kong picture. Ito yung icon ng ating app, Ultimate Thumbnail. So i-realign ko lang kung saan ko gusto. Okay, dyan, okay na yan. Then ang gagawin ko guys, lalagyan ko siya ng background na black. Okay. Nagsulat lang ako ng dot, then lalagyan ko siya ng background na black. Meron kasi dito sa baba guys na background. Ayan, makikita nyo. May opacity, may outline, merong shadow. So pinili ko background, tapos pumili lang ako ng black color. Yun nga ang kagandahan dito sa app na to guys, para kasi siyang Photoshop na. So parang pinadaling Photoshop tapos sa Android. Pwede nyong gawin. Okay? Tapos i-align ko lang yung background na to kung saan ko gustong ilagay. So dito yung napili ko para magkaroon siya ng highlights yung app na icon. And then nakita nyo nasa ilalim yung ano, yung icon ng app, tapos ang nasa ibabaw yung black. So ang gagawin natin guys, pipindutin lang natin tong nasa may bandang kaliwa. Tapos lalabas itong layer. So ang gagawin natin,
lalaruin lang natin. So, itataas natin tong app. Ganto kasi yan guys. Kung ano yung nasa taas, inyong makikita nyo nasa ibabaw nung ating ginagawang canvas. Okay. Ganun lang yun guys. Kung gusto nyo mapailalim, so, bababa nyo lang. Then, kung gusto nyo nasa ibabaw, itaas nyo lang. Kung ano yung nasa ibabaw, inyong pinakang makikita nyo sa ibabaw. Okay. And then, dito nang alalagyan ko na siya ng design. So, pupunta ako dito sa sticker. Dito sa baba, merong sticker kalapit ng text. Okay, dito maraming sticker na pwedeng idagdag guys. So, mamili na lang kayo. So, ito nga yung napili ko. Yung parang kidlat. Lalagyan ko lang ng konting effects yung ating thumbnail. Okay. So, panoodin nyo na lang guys yung mga ginagawa ko. Mabilis lang naman to. And then guys, maglalagay nga ako ng text yung related sa gusto kong gawing thumbnail. So, ito na lang guys, bibilisan ko na lang. Diyan sa baba guys, nandiyan yung mga tools na kailangan natin. Diyan yung kulay, yung font, opacity, shadow, outline. Nandiyan na lahat guys. Nandiyan na din yung pagpapalit ng mga gusto nyong size. Okay. Lahat yan provided na ni app. So, kayo na lang mag-design ng sarili nyo. So, ang tips ko lang guys sa magandang mga word na ilalagay nyo sa thumbnail is yung matataba yung sulat para mabilis siyang mabasa. Tapos yung mga kulay na mga matitingkad ang gamitin nyo. Halimbawa, yellow, blue, red, tapos lagay nyo lang siya ng outline. Tapos lagay nyo din ng background if gusto nyo talagang maging readable yung inyong text. Okay? Ayun lang guys, lagay nyo lang ng tamang mga picture. Mag-import lang kayo ng mag-import ng picture galing sa Google. Download nyo lang. Yun lang naman guys ang kinagaganda ng thumbnail. So maging creative lang tayo. Mabilis lang naman dito sa app na to guys. Ito talaga yung best app na nakita ko. Kaya sinyal ko sa inyo. Kasi marami na ako nagamit na mga app. So hindi siya ganun kaganda. Yung iba may bayad pa. Ito free lang. Libreng libre. Pero kung gusto nyo talaga yung maganda, so mag-aral kayo ng Photoshop. Okay. Pero para sa akin, mas madali na itong gamitin kasi sa Photoshop. Kasi sa Photoshop, maraming basic dapat kang malaman. Tapos, kailangan mo pa ng laptop. So dito, cellphone lang, di ba? Hindi mo na kailangan bumili ng laptop. Mag-invest ng computer. So, ayun nga lang guys. So, pagpatuloy natin guys. Panoodin nyo lang ang mga ginagawa ko guys. So ayun lang guys, maging ano ka lang, creative, maging magaling ka mag-design ng iyong thumbnail. So paltan mo ng magandang kulay. So ano lang naman yan, good choice lang sa pagkapalit ng mga font, kulay. Para lang maging mas readable yung iyong thumbnail. Tapos tanda mo lang lagi is simplicity is the best. So this time guys, sinasabi ko sa inyo guys na meron na akong mga dinownload galing kay Google. So yung mga kailangan ko, dinownload ko na para kung anong gusto kong ilagay na magpapaganda sa aking thumbnail, pwede ko mailagay, di ba? So ganun lang yun guys. So nilagyan ko ng icon ni YouTube. So nga pala guys, kung gusto nyo yung mga gandong content, please subscribe. Tapos i-comment nyo lang guys kung ano pang gusto nyo matutunan sa akin. Gusto nyo matutong mag-edit ng video, so meron akong KineMaster guys na walang watermark. Yun yung premium na KineMaster, baka gusto nyo guys. So susunod na content ko, yun yung tuturo sa inyo. Okay? Then yun nga guys, almost done na tayo, matatapos na tayo. So ang tanong nyo kung paano ba masisig. So ayun lang guys, pindutin nyo lang yung nasa taas yung arrow, yung parang download. Ayan, nakasave na yun guys. Tapos balik tayo guys sa pinakaumpisa ng app. O nga pala guys, dito kung ayaw nung mahirapan mag-design. So meron ditong ready template. So i-download nyo lang siya. Tapos ayan, mamimili lang kayo dyan ng mga design. Ayun, pwede nyo na siyang gamitin. I-edit nyo na lang yung font, yung ano, picture. Kahit ano, pwede nyo gawin guys. So ayun nga lang guys, sana may natutunan kayo at salamat sa panonood.
Thank you and God bless. Oh.